The New York Knicks, 89-77. Finals, we know why they're in the finals. They're a hell of a good team. They're aggressive. They're tough. That's why you're here right now. Let's keep it up. Great defense. There was nothing the Knicks could do. Be praised for the stops you made down the stretch of this game. Yesterday and shoot around today was quiet. We ain't did nothing yet. So let's come with the same intensity. Let's go. 1, 2, 3, defense. Ang 1998-1999 season ang isa sa makasaysayang season para sa San Antonio Spurs. Dahil pagkalipas ng halos tatlong dekada ay nakamit nito ang kauna-unahang kampiyonato nito sa liga. Isang low market team na sama-samang ibinandera ang bandila ng San Antonio at nagpakilala na kahit maliit sa mata ng marami ay kayang maging kampiyon sa NBA. Kaya pag-usapan natin ang San Antonio Spurs roster na nanalo ng championship noong 1998-1999 season at nasaan na kaya sila ngayon. Pero makikisuyo muna ako sa iyo, ka-teammate, kung hindi ka pa subscriber, ay pakipindot mo muna ang subscribe and bell button para wala kang mamimiss ng mga videos natin. Here we go. Number 1, Tim Duncan. Syempre unang-una yan sa listahan, mga ka-teammate. Si Duncan ang nahirang noon na NBA Finals MVP, averaging 23.2 points per game, 2.6 blocks per game, at 11.5 rebounds per game. Grabing mga stats yan, mga ka-teammate. Si Tim Duncan ngayon ay isang player development coach sa San Antonio Spurs at tinututukan ang development ni Victor Wembanyama from A to Z. Madalas din natin itong nakikita na lumalabas na nakasuporta sa kanyang dating koponan. Number 2, David Robinson. Si David Robinson ang kasangga noon ni Tim Duncan sa hardcourt at nabansagan silang The Twin Tower. The duo earned a reputation for their exceptional defense close to the basket. Isa si David Robinson sa mga pangunahing inasahan ni Coach Pop para mapaigting ang depensa at ang opensa sa loob. After ng retirement nito sa NBA, si David Robinson ngayon ay isa ng investor, businessman at tinututukan ng kanyang mga community projects. Number 3, Antonio Daniels. Alam niyo bang fan favorite ito noon sa San Antonio Spurs? Isa si Antonio Daniels sa mga tumulong sa Spurs na masungkit ang kampiyonato noong 1999. Nakakamiss yung presence ni Daniels, mga ka-teammate, yung kanyang athleticism at energy sa court. Inasahan din si Daniels sa kanyang depensa na nagustuhan ng mga fans sa kanya, na kahit hanggang ngayon ay marami pa ding Spurs fan ang hindi nakakalimot sa kanya. Sa kasalukuyan, si Antonio Daniels ay television color analyst ng New Orleans Pelicans on Bally Sports New Orleans and co-host and analyst on SiriusXM NBA Radio. Number 4, Mario Elie. Si Elie ang isa sa mga nakatuwang ng San Antonio Spurs para paigtingin ang depensa at maganda naman ang naging resulta. Ang isa sa hindi malilimutang scene noong 1999 season ay noong paiyakin ni Mario Elie, si Charles Barkley and the rest of the Rockets nang bumitaw ito ng game-winning 3. Robinson gives it up to Elie for the win! Bukod sa pagiging 3-and-D player ni Mario Elie, ay mahusay din ito in terms of leadership at nag-provide ng extraordinary execution galing sa kanyang dalawang back-to-back finals experience. Si Mario Elie ay kasalukuyang sports analyst sa Houston Rockets broadcast team. Number 5, Sean Elliott. Lalong nagpabantog sa pangalan ni Sean Elliott ay ang ginawa nito noong May 31 na tinawag na Memorial Day Miracle, isang game-winning 3-point field goal na pinakawalan ni Sean Elliott noong Game 2 sa 1999 Western Conference Finals kontra Portland Trailblazers sa Alamo Dome. Si Sean Elliott ay isang color commentator sa San Antonio Spurs Local Broadcasting Network ngayon. Number 6, Andrew Gaze. Si Andrew Gaze ang kauna-unahang nagkampyon na nagsuot ng jersey number 10. Hindi ba masyadong nabababad noon si Gaze, pero kapag kinailangan ito noon ay nagpo-provide naman ito ng extra offense para sa team. Nasa Australia ngayon si Andrew Gaze at pinagbubuti nito ang pagko-coach para sa Melbourne Tigers. Number 7, Jaren Jackson. Si Jaren Jackson ang main backup ni Mario Elie that time. Isa ito sa always ready na malalaro at nakahandang magbigay ng extra spark para sa Spurs. Lalo na noong first game nito sa finals na kumamada ng 17 points kontra New York Knicks. Si Jaren Jackson Sr. ay magiging assistant coach ng University of Incarnate Ward o UIW. Number 8, Avery Johnson, ang tinaguri ang The Little General ng San Antonio Spurs. Ang pinaka-iconic na tagpo para kay Avery Johnson ay ang pagbitaw nito from the corner ng isang jumper galing sa pasa ni Sean Elliott noong Game 5 NBA Finals.
Bagamat aalis at babalik si Avery Johnson sa Spurs, ay nasa Spurs pa rin talaga ang puso nito hanggang sa magretiro ito. Kasalukuyang NBA and college basketball analyst for CBS Sports, si The Little General. Number 9, Steve Kerr. Si Steve Kerr ay naglaro sa Spurs bilang backup point guard. Nakatulong ng malaki si Kerr sa buong kampanya ng Spurs sa season na yan sa pamamagitan ng kanyang leadership at pag-boost ng confidence ng kanyang mga kasama. Bago nag-Spurs si Steve Kerr ay isa na itong matagumpay na malalaro way back noong nasa Chicago Bulls pa. Kaya ang experience nito ang dinala nito sa Spurs para makuha ang unang kampyonato ng prangkisa. Si Steve Kerr ang kasalukuyang head coach ng Golden State Warriors at as of this year ay 4-time NBA champion as head coach at kabilang sa top 15 coaches in NBA history. Number 10, Jerome Kersey. Si Kersey ay naging super backup sa Spurs that time. Although starter ito before sa Portland Trail Blazers, ay tinanggap nito ang kanyang role as bench support. Pero ganun pa man, hindi nito sinasayang ang tiwala sa kanya once natawagin ni Coach Pop ang kanyang numero para punan ang mga bagay-bagay na pinapatrabaho sa kanya. At the age of 52, noong 2015, mga ilang araw pagkatapos sumailalim sa knee injury si Kersey, natuklasan ang blood clot ay napunta sa kanyang baga dahilan ng pagkakaroon ng pulmonary embolism na siya nitong ikinasawi. Number 11, Gerard King. Si Gerard King ay isang undrafted noong 1995. Kinuha ito ng San Antonio Spurs noong 1999 pero wala itong gaanong playing time at naglaro lamang ng total of 27 games, 19 sa regular season at 8 sa playoffs. Kumbaga kapag sure win na ang Spurs o kaya naman ay sure loss, saka lamang ito ay pinapasok ni Coach Pop. Pero at least, NBA champion mga ka-teammate. Dagdag dyan ay nasama pa ito sa history na only Spurs rookies to play in the playoffs at nanalo ng championship. Kuli naglaro sa NBA si Gerard King noong 2001 pero sa kasamang palad ay hindi na natin matukoy kung nasaan ito ngayon dahil naging privado ang kanyang retirement at hindi ito aktibo sa mga social media platforms. Number 12, Will Perdue. Si Will Perdue ang isa sa mga karelyebo noon ni David Robinson sa 5. Inasahan ng mamang ito noon sa depensa maging sa rebounding. Ang unang kampyonato ng San Antonio Spurs ay siyang pang-apat na ni Will Perdue sa kanyang karera. Si Will Perdue ay isang studio analyst sa NBC Sports sa Chicago. Number 13, Malik Rose. Ang 2-time NBA champion na si Malik Rose ay isa sa hinangaan ng marami. Sa kabila ng kanyang pagiging undersized power forward, quickly became one of their more popular players due to his display of hustle, defense, and skills. Kaya isa si Malik Rose sa mga naging karayon ng San Antonio para tahiin ang kanilang first ever championship sa kasaysayan. Si Malik Rose ay isa na ngayong assistant general manager ng Detroit Pistons at kasalukuyang aktibo sa mga community projects sa San Antonio. Last but not the least, Brandon Williams. Si Brandon Williams ay naglaro lamang na 3 games sa Spurs noong 1998-1999 season. Katulad ng ilang players sa roster ay naging ultimate backup ito sa team. Si Brandon Williams ay kasalukuyang assistant general manager ng Sacramento Kings. Ikaw ka teammate, kung naabutan mo sila noon at kung kilala mo sila, sino sa 1998-1999 roster ang nami-miss mo? Comment mo na yan sa ibaba ng comment section. Shoutout sa iyo ka-teammate Kripoto na nag-request ng video ito. God bless sa iyo ka-teammate. Shoutout din sa iyo ka-teammate Sunny Plaza at shoutout sa iyo ka-teammate Epiphone. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today and see you sa next video.